Mga ka-Be the Best ng JC Best? Halika na! Tara na! Tayo nang matuto sa bagong normal. Ako muli ang inyong guro na si Teacher Mel, ang kasama nyo sa pagtukla sa mundo ng matematika. Ordinal na bilang mula una hanggang ikasandaan. Sa araling ito, ay inaasahang matutukoy mo ang posisyon o pwesto ng mga bagay mula sa point of reference gamit ang ordinal na bilang sa 20 hanggang 100. Sa nakaraang aralin ay pinag-aralan natin ang pagbasa at pagsulat ng bilang. Kung ito ay natatandaan mo pa, magiging madali na sa iyong pag-aaral tungkol sa ordinal na bilang. Ano nga ba ang ordinal na bilang? Ito ay tumutukoy sa posisyong bilang. Ito ay sinusulat sa tatlong paraan. Una, simbolo, pasalita, at pinagsama. Paano nga ba ang pagsulat ng simbolong bilang na ordinal? Sa pagsulat ng ordinal na bilang sa paraang simbolo, ito ay ginagamitan ng simbolong bilang at hulihang dalawang itik o letra. Halimbawa, first, simbolong bilang na dinagdaga na S. Second, simbolong bilang na dinagdaga na N. Third, simbolong bilang na dinagdaga ng RD. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Mga simbolong bilang na dinagdaga ng TH. Iba pang mga halimbawa. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Ang mga ito ay nagtatapos sa TH. Ordinal na bilang ng sampuan. 10th, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Mga bilang na may 0 sa isahan, place value. Anong napansin? Tama! Ang lahat ay may TH kung gayon ang pagsulat sa pasimbolo ay dadagdagan na TH. Ordinal na bilang na may isa sa isahan. 21st, 31st, 41st, 51st, 61st, 71st, 81st, 91st. Maliban lang sa 11, ang lahat ay nilagyan ng ST. Ordinal na bilang na may 2 sa isahan. 22nd, 32nd, 42nd, 52nd, 62nd, 72nd, 82nd, 92nd. Mula sa salitang second, ito ay nagtatapos sa tick and D, kaya sa pagsulat sa simbolo, tinadagdagan ito na ND maliban sa 12. Ordinal na bilang na may 3 sa isahan. 23rd, 33rd, 43rd, 53rd, 63rd, 73rd, 83rd, 93rd.
ang lahat ay nagtatapos sa RD maliban sa third field. Paano naman ang pagsulat ng ordinal na pasalita? Ito naman ay nilalagyan ng ika maliban sa una. Pansinin. First, una. Second, ikalawa. Third, ikatlo. Fourth, ikaapat. Fifth, ikalima. Sixth, ikaani. Seventh, ikapito. Eighth, ikawalo. Ninth, ikasyam. Tenth, ikasampu. Eleventh, ikalabing isa. Twelfth, ikalabing dalawa. Thirteenth, ikalabing tatlo. Fourteenth, ikalabing apat. Fifteenth, ikalabing lima. Katulad ng naunang nabanggit, ang ordinal na bilang ay maaaring isulat sa tatlong paraan. Una, simbolo. Sa simbolong ordinal ay kinakabitan ng dalawang E tulad ng SD, ND, RD, at TH. Sa pasalitang ordinal naman, ito ay kinakabitan ng unlapig ika maliban sa ordinal na bilang na una. Sa pinagsamang ordinal na bilang, ay lalagyan ng unlapig ika kasunod ang gitling o hyphen at ang bilang. Pag-aralan natin ang halimbawa sa simbolong ordinal, 9th second. Sa pasalitang ordinal, kapsyam na put, dalawa. Sa pinagsamang ordinal, nilagyan ng unlapig ika, dinugtungan ng gitling at ng simbolong bilang, kapsyam na put, dalawa. Sumunod na halimbawa, 31st, ikatatlong put, isa. Sa pinagsamang ordinal, ika-31. Gamit ang ordinal numbers, matutukoy mo kaya kung saan ang pwesto ng mga bagay sa ibaba gamit ang point of reference. Ang ating point of reference mula sa mga bagay na ito ay ang gunting. Tignan natin ang mga bagay na sumunod sa gunting. Lapis, pambura, pandikit, stapler, bag, pantasa, crayola, ruler. Bibigyan kita muli ng tatlong bituin na nagsasabing ikaw ay matgaling, matyaga, mathusay. Hanggang sa muli, paalam!